Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Sa mundo ng boxing, ito ang laro kung saan nararapat lang maglaban ang mga pinakamalakas at pinakamagagaling na boksingero sa buong mundo at ito rin ang pamamaraan ng sports na ito para malalaman kung sino ba talaga ang tunay na halimaw, malakas at magaling na boksingero. Sa pagpasok ng bagong henerasyon sa boxing ay may mga bagong boksingero ang gumagawa ng sariling legacy pagdating sa boxing. Kabilang na dito ang former 3 World Division Champion na si Cuadro alas John Riel Casimero at undisputed 4 World Division Champion at tinaguri ang The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Marami ang gustong makita na magharap sa ibabaw ng boxing ring itong dalawang malalakas sa mundo ng bantamweight division, ngunit hindi pa talaga sila tinatadhana na maglaban or isa sa kanila ang umiiwas na makalaban ang isa't isa. Si Naoya Inoue ay mula sa bansang Japan na kilala sa tawag na The Monster. Lahat ng kinalaban nito sa ibabaw ng boxing ring ay tila bagsak lahat sa kanyang mga kamay at wala ni isang nakakaligtas. Sa kabilang dako naman ay isang pambato ng bansang Pilipinas ang malakas, matatag, matapang at pumuputol sa mga boksingerong may tangkang lumaban sa kanya. Siya ay walang iba kundi si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas. Kung sakali naman na sila ay magharap sa ibabaw ng boxing ring, sino kaya sa kanilang dalawa ang itataas ng panahon at sino naman kaya ang ibabagsak? Sa dami ng napatumba ni Naoya Inoue, makabilang kaya ang tinaguri ang Cuadro alas John Riel Casimero sa kanyang mapapatumba? O si John Riel Casimero na kaya ang puputol at magpapabagsak sa tinaguri ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue? Dahil sa mga sunod-sunod na laban at panalo nitong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Magmula kay Nonito Donaire, Marlon Tapalies, Stephen Fulton at Luis Neri. Dahil sa mga panalo ni Naoya Inoue, ay may lumabas at pinag-uusapan ng karamihan na kung sino kaya ang boksingero ang kayang pumihil sa kanya at paputol sa pag-aarangkada. Dito lumabas ang pangalang Cuadro alas John Riel Casimero, kung matatandaan ay nakatakda na talaga si Naoya Inoue at John Riel Casimero na maglaban ngunit dahil sa isang pandemya ay hindi na ito natuloy. Ngunit marami ang umaasa na muli itong ikasa para magkaalaman kung sino talaga ang tunay na malakas pagdating sa boxing sports. Ang laban Nonito Donaire at Naoya Inoue, ay tila nakita ng buong mundo kung gaano talaga kalakas ang The Monster na si Naoya Inoue, ngunit marami din ang nakakita at nakaalam kung ano ang kahinaan nito. Marami rin tao ang nagtatanong kung sakali si John Riel Casimero ang nakalaban ni Naoya Inoue ano kaya ang mangyayari. Si John Riel Casimero ay walang duda na isa talaga itong maangas malakas at magaling na boksingero, at kilala sa kanyang pamatay na lakas at kakaibang estilo sa pakikipaglaban. Patunay dito ang laban niya kontra, Regondo. Si Regondo ang nakatikim ng super power punch ni John Riel Casimero, kitang-kita sa labang ito na halatang takot sa lakas ni John Riel Casimero itong si Regondo, dahil panay atres at bihira lang sumuntok dahil hindi niya alam kung saan ang gagaling ang mga solidong suntok dahil sa bilis ni John Riel Casimero. Kabilang din sa nabiktima ng malakas na kamao ni John Riel Casimero ay ang African boxer na si Jelani Tete, Ray Akaho, at Yap Inuri Oguni. Paano naman mga lods kung kay Naoya Inoue dumapo ang mga malalakas na suntok ni John Riel Casimero, kakayanin kaya ni Naoya Inoue? Kung malinis makatama si John Riel Casimero dito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue ay panigurado na may paglalagyan itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit sa taglay na lakas at galing nitong si Naoya Inoue ay tiyak na mahihirapan si Cuadro alas John Riel Casimero na makatama ng Seoul Edo dito. Ngunit hindi naman hadlang ang lakas at galing ni Naoya Inoue dito sa tinaguri ang Cuadro alas ng Pinas John Riel Casimero, dahil magaling si Casimero sa timing at malakas din itong sumuntok. Hindi naman may kakaila na isa talagang magaling sumandot, at makapitik itong si Naoya Inoue, dahil magaling din ito sa timing. Mahalaga na ma-improve ni Casimero ang kanyang bodega, bilis at timing para matapatan itong si Naoya Inoue. Dahil kunting pagkakamali lang ni John Riel Casimero ay tiyak kakain siya ng mga super power punch galing kay Naoya Inoue. Pero ito ang katakutan ni Naoya Inoue dito kay John Riel Casimero, ang depensa, dahil si Casimero ay may taglay na depensa na wala sa iba. Isa na dito ay ang sunod sa galaw ng suntok, na kapag tumama ay para lang itong hangin na dumapo pagdating sa kanyang mukha. Ngunit hindi rin natin alam, baka alam na ito ni Naoya Inoue ang estilong ito. Para magagawa na ng trap ni Naoya Inoue ang estilong ito. Para kontrahin ang estilo ni John Riel Casimero.
Ano sa tingin niyo mga Lods, isa bang takot si Naoya Inoue dito kay John Riel Casimero o ginagamit lang ni Naoya Inoue ang kanyang utak para hindi patulan si John Riel Casimero? Dam ako naman tayo sa iba pang mga balita. Nag-iingay na naman si Lodi Silvervoice na tila ayaw patulan ni Casimero ang hamon sa kanya na maglaban sila ni Junet Sultan. At nakarating na nga rito ang sagot ng kampo ni John Riel Casimero tungkol sa usaping ito. Ayon sa kapatid ni John Riel Casimero na si Jason Casimero ay paglabanan niyo na lang ang dalawang bata ninyo na si Junet Sultan at James Martin, sa kanila ibigay ang 1 million pesos. Ito ating pakinggan ang saloobin ni Silver Voice TV. Jason aka Boy Visa. Ayan naman ha, pinopost mo na naman ang ipapamatch up mo si Martin at si Sultan. Sasabihin mo, sila na lang ang ano, pera ng 1 million.